I was into premiums and giveaways. I would supply companies with their promotional items. For that, that was for the, you know, my parang our major means of livelihood was from that for about 20 years. Dumarating sa punto na minsan yung araw, ay yung gabi ginagawa mo araw dahil sa pangangailangan, lalo na may mga estudyante kami pinaparal. Simula po ang aming business noong December 1, 2001 as a hobby. So, noong kolehiyo tayo, meron kami mga kaibigan na tuwing weekend, nandun kami sa kanilang mga farm. So, nainggit ako. Since my sister was doing already at home, the mga kontrata for draperies. She was unemployed at time, raising the three kids. So parang yun ang nag-umpisa. Parang na-inspire siya to do pieces for the houses, for my house, for my relatives' houses. So, and then eventually it becomes the business per se. Iba-iba man ang naging dahilan upang magsimula ng kanilang negosyo. Lahat sila ay may iisang pagkakatulad. We needed help from DOST. We approached DOST because we asked them to parang audit our production area, parang for productivity. Yung isang kaibigan ko nga ay sinabi niya sa akin at kinento kung anong sa anong paraan makaka-avail ng DOST setup. Pinakapagbagay sa akin na tumutulong yung DOST sa mga kagaya namin, yung mga small and medium scale entrepreneur. Ang DOST NCR ay masasabing isa sa may pinakamalaking impluwensyang na ibabahagi sa mga maliliit na negosyo tulad ng King Lloyd's Enterprise, Pinky's Goodies, Gail's Apiary and Meadery, at Dunedin's Furniture. Nag-umpisa to sa maliit lang, tapos isang empleyado, hanggat sa nagdagdag ng ulit pa isa-isa. Noong una, since kukunti pa lang knowledge namin pagdating sa winemaking, at kukunti rin aming mga equipment. Yun yung mga challenges na hindi kami makapag-produce at ng maramihan. So ang ginagawa lang namin, gumagawa kami para sa amin at sa mga friends, sa mga kapitbahay. We do it by feel, no? Feel lang. And since hands-on kami, all in running the business and production, so ano lang, parang maliit pa yung takbo ng production. Sa pamamagitan ng setup program ng ahensya, nabiyayaan ang mga katulad nilang negosyo ng iba't ibang tulong buhat sa pamahalaan. Mula sa maliit na negosyo sa kanyang sariling kusina sa tulong ng DOST NCR, nahikayat si Pinky na mamuhunan upang mapalaki ang kanyang negosyo. So, I approached DOST. So, tama-tama lang because it came at the proper time na we were here expanding and then tinuruan kami how to do things right. Ganon din ang naging karanasan ng Dunedin's. We were able to get advices or consultancy on what equipments or machinery that will fit the need of our operation. Dahil naman sa tumataas na demand para sa kanyang naiibang timpla, ang maliit na palapakyutan nito ay isa na ngayong matatag na pagawaan ng alak. Since gusto naming mapadami ng production, humingi kami ng tulong para sa mga equipment ng aging tanks. Yun yung una ang aming ang hingi. Tapos pati mga so labels, tapos packaging. Iba naman ang karanasan ni Ping Loy. Dati na siyang namumuhunan, ngunit sa pagdaan ng bahang tulot ni Undoy, natagpuan niya ang kanyang negosyo na walang materyales at kagamitan sa paggawa. So it's just so timely na nung na-approve kami ng DOST, dumating yung fund namin. So nakasurvive kami because of those machineries. Kasi yung mga dati namin machineries, konti lang na-recover namin doon. Lagi ko yung sinasabi sa mga kababayan natin every time na na-interview ako eh. Merong isang ahensya, Science and Technology, tumutulong yan, libre yan. Bakit hindi ninyo kami i-try? 3 years ago, ang performance ng sales namin,
hindi ganun kalaki. Pero nung nabigyan kami ng mga setup program, na-assist kami ng DOST, yung quality ng product namin nag-improve. Malaki, malaki ang pagbabago. Ang output, ang sa production, nakagawa lang kami ng siguro hindi umaabot ng 1,000 sa isang na bote, sa isang quarter actually, o sea, sa isang taon. With the DOST intervention, ang pwede na namin i-produce ay kahit 2,000 monthly. The assistance from DOST came at an opportune time, no? Because we had decided that we had to get out of the house already. We couldn't get, it was impossible to get BFAD accreditation or the license if we were doing this thing from the house and from our old bakery. Wala yung siguro yung DOST, no? Baka posibleng ganun pa rin kami o baka nagsara na kami. Subalit di dito nagtatapos ang tulong na dala ng DOST-NCR. Sapagkat, habang lumalaki ang kanilang mga negosyo, patuloy ang pagbuo ng DOST ng kapasidad para sa kanilang paggawa. For the coming years, actually I'm looking forward na ang ating SMEs mas lalong maging conscious sa help ng DOST. A lot of things have been started, have been designed for them. Sana i-avail nila yan lahat. Ang setup o Small and Medium Enterprise Technology Upgrade Program ay itinatag sa ilalim ng Department of Science and Technology o DOST upang tugunan ang pangangailangan pang agham sa negosyo. Pag sinabi mo kasi science sa Department of Science, ang karaniwang nasa isip ng tao yung laboratorio o yung mga classrooms. Dito sa aming mga programa, mga promotional activities namin, pinapakita namin ang practical applications ng science sa ordinaryong buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, sa kaso ng mga businesses, paano i-improve ang isang proseso sa pamamagitan lang halimbawa ng isang equipment na o kaya sa isang training na itinulong ng DOST. So, nakita nila na talagang nangangailangan kami ng mga machineries. So, I think 4 or 5 items yung mga machines na ano sa amin, ano, yung cabinet dryer. So, tapos yung planetary mixer. And then, yung dough roller. Tapos yung mga bistay namin. Kasi dati, we were using yung kawayan ng nabistay. And then, yun yung suklog pa din namin. Yung suklog kasi pag ini-steam mo siya, dati yung isa lang yung suklog namin. Para sa intervention ng DOST ay assistance din para sa equipment. Siguro mas kailangan pa namin mga mas malaking fermentation tank, mas maraming aging tanks. At kung mapapa-improve pa ang mga packaging na mas maganda na akma para sa local tsaka sa export. Yun ang hinihingi namin. Essentially, we wanted to expand, so we needed the equipment that we got from DOST enabled us to do that. We got a new chiller to store our temperature sensitive ingredients. We had a new oven. The oven is wonderful. Yung mga items na nakuha namin from DOST setup, ito, kagaya nito, this is yung circular. Nakuha namin na yung ating lift o yung hoist. Another item, yung aming dust collector. Yung isa, nasa finishing area namin, yung painting booth o spray painting booth. Dati wala kaming jointer. Ang jointer namin improvised din. We were able to meet the accuracy sa cutting. Dati rin, wala rin pala kaming, o maliliit lang yung aming ginagamit na mga compressor. Ngayon, with the use of bigger and much powerful compressor, nakakagamit na rin kami ng sander. Layon ng setup na mabigyang tulong ang maliliit na namumuhunan sa pamamagitan ng mga mahalagang training, pagbili ng makabagong kagamitan, pagbuo ng tamang sistema sa paggawa, pagbawas ng tapon, pagpapataas ng antas sa produkto, at pagpapataas ng productivity ng isang paggawaan. Ang application sa DOST ay once na isubmit mo lahat ng requirements, hindi naman sila ganun kahigpit at mapabilis nga ang proseso ng pag-assist sa amin. Sa ilalim ng setup, ang mga industriyang nasasaklaw nito ay ang metals and engineering, furniture, food processing,
horticulture, gifts and holiday decors, at marine and aquatic resources. Hindi lamang kami sa upgrading ng technology nagko-concentrate, but also on the training of people around, no? Yung sasabi natin na capability upgrading. So, capability upgrading ng SMEs. Lahat ng namumuhunan na nasa ilalim ng mga nabanggit na industriya ay maaaring mag-apply. Kung kailangan nyo ng tulong that pertains to science and technology, nandyan lang ho kami. Hindi ho siya mahirap intindihin. Isang madali lang ho siyang intervention para sa inyong mga pangangailangan. Mataas naman yung approval rate. Usually, kaya lang, kumbaga, yung disapproval, meron kasi tayong priority sectors. Merong hindi siya pumapasok dun sa priority sectors. So, ang ginagawa namin dun sa mga ganong proposal, niyahanap namin siya ng ibang program na pwede siyang matulungan. Ang opisina ng DOST-NCR ay matatagpuan sa loob ng Department of Science and Technology Compound, Taguig City. Na-train ko rin yung aking mga tao na tumulong ng mabuti para sa ating mga kliyente. One thing that the DOST-NCR has that makes it successful is the strong teamwork among its people. Their willingness to serve para lang hindi ma-deny yung request ng clients. Kaya nga lubos ang pasasalamat ng mga negosyong nabiyayaan ng tulong mula sa DOST-NCR. Kami ay nagpapasalamat nga sa DOST at maraming na itutulong sa amin. So, ang aming market ay nag-expand pala. Umabot na kami sa 100% siguro yung quota namin na abot namin. Kaya very remarkable ang naging impact ng DOST Assistance Setup Program sa Danilins. Actually, these are not our expectations eh. Kasi in-expect lang namin before is para ma-meet lang namin yung current na demand. But we did not learn, no? later na lang namin nalaman na ang laki kasi ng nung nandun na kami, na natulungan na nila kami, parang sunod-sunod na yung growth namin, doon namin nakita na ito pala yun. So yung sinasabi kong maraming bonus, maraming tinulong sa amin. Naghahalo yung, yung tuwa. Nasa tagal ko dito sa tagal ko nakipag-usap sa iba't ibang agency ng gobyerno, parang dito pala ako nakita na itong ahensya na to, ito talaga may malasakit sa mga maliliit. So, sana tumagal pa yung programa nila at sa may mga tao doon sa likod ng programa nito na DOST, sana marami pa kayo matulungan at sana hindi kayo magsawa sa mga maliliit na kagaya namin. Ilan lamang sila sa mga kumpanyang napaglingkuran ng DOST-NCR. Maraming iba pa ang nakinabang at patuloy na nakikinabang sa mga programang pangnegosyong dala ng DOST-NCR. Kayo, ano ang mapaglilingkod namin sa inyo?